sa mga crochet enthusiast. Mahigit ng isang taon simula nang mai-upload ko yung aking video tungkol sa crochet. Sa video yon, pinakita ko sa inyo kung paano humawak ng crochet hook, paano ipulupot ang thread o yarn sa daliri, at nagbigay din ako ng tips about tension o yung tinatawag nating higpit at luwag sa mga stitches, na yan ang nagpapaganda sa ating mga stitches. Ngayon naman, ang ipakikita ko sa inyo ay kung paano gawin yung 5 basic stitches sa crochet. Yan po ay ipakikita ko kasama na yung mga term na gamit sa US at sa UK. Kaya samahan niyo po ako sa aking pagkukrochet ngayong araw na ito. Handa na ba ang inyong mga gagamitin sa ating paggawa ng mga basic stitches? Ang gamit ko ay hook number 5.5 at ang aking yarn ay number 4 worsted. Kalimitan, dito ako humuhigot sa dulo sa pinakagitna ng yarn, mas maalwan, at bumatak na lang kayo ng mas marami-rami para hindi sagabal. Ang una nyong dapat matutunan ay gumawa ng slip knot. Ang una nyong gagawin ay ipulupot ang yarn sa daliri, ipasok ang hook, hilahin, paikutin, at then hilahin ang dalawang dulo ng yarn. Ito ang tinatawag nating slip knot. Pwede rin naman na mas madaling paraan, paikutin nyo lamang ang yarn and then ipasok nyo yung hook at hilahin ang yarn. Okay, mag-umpisa na tayo ng ating paggawa ng basic stitches. Ang una nating gagawin ay ang chain. Ang chain ang pinaka-una nating ginagawa pag tayo ay nagko-crochet. So, ang gagawin nyo ngayon, ipulupot nyo ang yarn sa daliri at ang paghawak nyo ng hook, depende kung saan kayo komportable, ipulupot ang yarn, hilahin, yan, pulupot, hila, pulupot, hila. Meron na ako ngayong 4 chain stitches. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have now 10 chain stitches. Usually, sa mga pattern, nire-require kayong gumawa ng mas maraming chains. Minsan, 50. Kung ang gagawin nyo ay scarf, usually mahigit na 100 chains ang gagawin nyo. Susunod pakikita sa inyo ay ang paggawa ng single crochet. Kung sa pattern humingi ng 10 single crochets, mag-a-add kayo ng isang chain. At yung inyong hook, doon nyo ngayon ipapasok sa bali pinaka second chain. Second chain from the hook. Yan, ipapasok nyo yung hook. Hila ang yarn. And then, meron kayong 2 strands. Hila. So, ipapasok nyo sa dalawang strands. So, meron na tayo ngayong first single crochet. Uulitin natin, pasok ang hook, hila, at meron na tayong dalawang chain single crochet. Meron na tayong dalawang single crochet. So, uulitin nyo lang po yan. Ipapasok ang hook sa chain sunod-sunod at
Yan, ganyan po ang paggawa ng single crochet. Huwag niyo pong masyadong sihigpitan at para hindi kayo mahirapan sa susunod na stitches, huwag din naman pong masyadong maluwag para hindi naman masyadong nakabuka ang inyong mga butas. Ganyan po naman kasimple lamang gumawa ng single crochet. So, kukumpletohin ko lang po muna yung 10 single crochets. Eight, nine, ten. So that's, yan, sampu na po nagawa kong single crochet. Ang susunod kong ipapakita sa inyo ay ang paggawa ng half double crochet. Ito po yung pantatlo. Ito yung half double crochet sa US term. Gumawa na rin po ako ng 10 chain stitches. At sa paggawa ng half double crochet, nagdadagdag ako ng 2 chain stitches. Yan. And then, ang una nyong gagawin ay ipulupot ang hook sa yarn at ipapasok nyo doon sa padalawang chain stitch. Bali patatlo mula sa hook. Yan. Pandalawa. Okay. Yan po. Oh. Kung sinabi sa inyo, gumawa kayo ng 10, magdadagdag kayo ngayon ng 2. Kaya ako nagdagdag ng 2. So, sa half double crochet, pupulupot nyo uli yung hook at meron tayong 3 strands sa hook. So, hihilahin nyo lahat ng strands ay kukunin nyo. And then, para ulitin, wrap the yarn, hila, at kukunin nyo uli yung 3 strands. You now have 2 half double crochets. Oh, tatapusin ko lang po ito. Papakita ko sa inyo. Uulitin ko lang na lalagyan ko ng half double crochet ang lahat ng chain stitches na ginawa ko. Yan, paulit-ulit lang po. O, wrap the yarn, pasok ang hook, grab the yarn, pull through. Okay, so yan po. Ganyan po ang paggawa ng half double crochet. Medyo balalay lang po. Balalay lang ang paghila ng yarn. Yan po, ganyan ang paggawa ng half double crochet. So, meron ako ngayong 9 half double crochet and then the last one. Okay. Yan, 10 na po ang half double crochet. So, yan po ang half double crochet sa US term po yan. Gumawa na po uli ako ng chain
stitches, 10 chain stitches. Ang gagawin natin ngayon ay yung pang-apat na basic stitch, yung tinatawag sa US term na double crochet. Sa paggawa ng double crochet, nagdadagdag ako ng tatlong chain stitches. Yan. Pagkatapos po, ang hook ay doon nyo ipapasok sa bali, pang-apat na chain mula sa hook. Yan. So, pulupot ang yarn, hila. Meron kayo ngayong 3 strands sa inyong hook. So, pulupot uli ang hook sa yarn. Hila ng dalawa. At natirang dalawa, hihilahin yung lahat. Yan. So, meron na po tayo ngayong bali dalawang double crochet. So, ulitin ko. Binibilang ko po kung tama ang aking chain stitches. So, ngayon, pulupot uli ang hook. Pasok sa chain stitch. Hila ang yarn. Again, meron tayong 3 strands. Kuha ng dalawa. And then, yung last 2 strands. Uulitin ko lang po ang paggawa ng double crochet. Ganyan po ang paggawa ng double crochet. Uulit-ulitin nyo po lang yan. Pulupot uli ang hook sa yarn. Pasok sa chain, hila, hila ng dalawa, dalawa. There you go. So, tapusin lang natin yung double crochet doon sa 10 chain stitches. Meron pa po tayo ngayong 10 double crochets. Malimit po itong double crochet ang ginagamit sa mga crochet projects. Half double crochet at saka yung double crochet. So ngayon, pupunta tayo sa ating panlimang basic stitch, yung tinatawag na triple sa US term o treble sa UK. Tayo sa ating panglimang basic stitch. Ito pong triple sa US term or treble sa UK term. Gumawa na ulit ako ng 10 chain stitches. This time, magdadagdag ako ng 4 chain stitches. Kung gusto natin ay 10 treble ang ating gagawin. 4. And then, pupulupot nyo ng 2 beses ang inyong hook sa yarn at ipapasok nyo yung hook sa panglimang chain. Okay, so pull the yarn. Meron kayo ngayong 4 strands sa inyong hook. So pull through 2 strands, and then another 2 strands, and then the last 2 strands. Last 2 strands. Ay, sumabit. So,
nakagawa na tayo ng isang treble. Again, wrap the yarn sa hook, and then on the third chain, pull through 2 loops, another 2 loops, and then the last 2 loops. Okay. Uulitin nyo lang, huwag nyo kalilimutan, 2 pulupot ang inyong hook sa yarn, at ang pagkuha ng loop ay 2 ng 2 para kayo ay makagawa ng triple or treble. So now, I have bali including yung ating 3 chains, 4 chains ay meron na tayo ngayong 4 na treble. So again, tatapusin ko lang itong ating 10 treble. Okay, so just continue doing your treble, wrap the yarn twice, then pull through 2 loops, another 2 loops, and the last 2 loops, then another one. Itong treble, sa aking naging experience sa marami kong nagawa, bihira ko itong magamit. Ang mas malimit kong gamitin ay yung single crochet, half double, at saka ang double crochet. At ang pinakapaborito ko dyan ay yung half double crochet kasi medyo masinsin siya. Pero syempre, pag hinihingi sa pattern, kailangan ay alam mo din siyang gawin. Almost done. Then, this is now my last treble. Okay, 2 again, and the last 2 loops. So, this is now the triple or treble. Yeah. Mas matangkad lang po siya ng kaunti doon sa double crochet. Kita nyo na ginamit ko dito ay yung makapal na yarn, yung number 4 worsted, para madali nyong makita ang mga ginawa ko. At saka ang gagamitin nyo pong hook, depende sa kung ano po ang sinasabi sa label ng yarn na inyong binili. Pero pwede naman kayong gumamit ng mas maliit. Kung minsan ginagamit ko mas maliit. Sana po sa pinakita ko sa inyo ngayon na paggawa ng 5 basic stitches ay may natutunan kayo. Sa susunod ko pong video, ipakikita ko naman sa inyo kung paano nyo gagamitin yung mga basic stitches na yan. Gagawa po tayo ng coaster, plano ko rin gumawa ng bag para dun sa aking water bottle. So, abangan nyo lang po ang susunod kong video. Sa ngayon, please like, share, and subscribe. And if you have any question, just type it in the comment box. Salamat po! Bye!